looking here. Ayan guys, tingnan mo yung buhok na akin. Ayan, curious lang ako. Kaya ako binidyoan. Kasi marami pong nalalagas ang buhok dito. Lahat na nagtatrabaho dito sa Middle East. Kaya kailangan natin ingatan ang ating mga sarili at ang lalong-lalo na ang ating mga buhok. Kasi may kakilala ako guys, grabe nangyari sa kanyang buhok. Sobrang nalagas talagang kanyang buhok. Kaya ngayon, nagtitiis siya. Talagang napakahirap mangyong isang order guys. Kaya sana lagi tayong mag-discarte, mawa ng paraan kung ano makakabuti sa ating mga katawan, sarili, habang tayo nagtatrabaho. Lahat naman, di ba, may paraan. Kaya lagi na lang tayo maglaan ng oras sa ating mga sarili din. Okay guys, yan. Tingnan nyo yung aking buhok. Thanks God. Ayun. Talaga manipis ang buhok ko guys. Talaga manipis lang talaga siya. Kaya sobrang ano. Sobrang dapat natin natin. Masasabi ko lang, pag tayo mag-arigiligo, mag-fitang ko, ay kailangan nilagay na naman natin sa kumita, buo, kamilita ng abo, o kaya sa kamay mo na pabulain, tsaka yung sa ulo, kasi yung nangyari sa aking kapirada, hindi ko alam kung bakit yun ang nangyari sa kanya, hindi pa pa ito ko gusto ng pwede ulo, kami. Sa 5 dirham lang yata. Yan guys. Napakaganda po niyan. Shampoo normal hair ego. Ang ano niya ay ano ba ang flavor? Ano tawag sa bulaklak na yan? Yan yung ano niya. Ito yung Johnson, ayan. Tinransfer ko na ubos na yun. Maganda rin ang Johnson para pampalago ng buhok. Baby shampoo. Tapos nilagyan ko siya guys ng, ayan o, nakikita nyo yan. Yan yung pampalago talaga ng buhok. Para hindi, iwas falling hair, ayan. Iwas falling hair, ayan po. Nilagyan ko siya. Kaya guys, sa mga may problema sa falling hair, itry nyo yan. Para hindi tayong makalbo dito sa Middle East. Ayan guys. Ayan, nakababad lang siya dyan habang ginagamit ko. Maraming mga tip para manimbok natin gumanda guys. Kaya, ingatan natin ang ating mga buhok para tayo still pretty and young. Ayan guys. Yan yung sinashampoo ko. Yan ay tip lang din ng aking nanay, ng aking madam. Ayan. Kahit ilan ilagay nyo, pwede. Pero pag ano, yan, pinuno ko yan. Siguro mga 10 pieces na ilagay ko dyan. Yan, tapos dinagdagan ko ng tatlo bago. Yan, bago yung tatlo na yun nakalutang. Yung luma, yan, lumaki na. Lumaki na siya. Matagal na yan dyan. Siguro nasa 8 months na yung ano. Kasi yan, 6 months ako sa Dubai. 6 months ako sa Dubai. So, nasa 8 months na itong shampoo na to. Kasi araw-araw ko ginagamit, kaya mabilis maubos. Ayan. Siguro 2 months lang tinatagal nito. Ito, sa Dubai, nung binili ko sa Dubai, ayan, tinan nyo na dati na. 1 month lang po. Tinansfer ko dito. Kasi ubos na kami. Diba? Parang hindi naman nalalayo yung kulay nila. Yan guys, ang masasabi ko lang sa inyo para gumanda ang ating mga buhok. Tumibay. Ayan, kailangan marunong ka dumiskarte para ingatan ang ating mga sarili at ating mga katawan. Lalo na ang mga may problema sa pag lagas ng buhok, ayan. Sa mga buhok, ayan. Guys, tip ko lang po yan bilang isang OFW. Ayan. Enjoy for watching.
Ito na guys yung ano kakilala ko dito sa Jordan. Yan po yung nangyari sa kanyang buhok dahil hindi niya napansin. Ito guys, huwag natin hayaan na humantong tayo yung ating ulo, buhok na mangyari yung ganito. Isa po siyang OFW na nagkaganyan po ang kanyang ulo dito po sa Jordan. Sobrang hirap po talaga, nakakalungkot. Kaya gumawa po tayo ng mga paraan, magsaliksik po tayo, manood tayo ng makakatulong sa atin. Pag tayo may problema, sana'y makatulong ang binigay kong tips sa kanya, inano ko rin sa kanya Chanel. Kasi naawa talaga ako, gusto ko rin lahat ng mga kakilala ko ay mabigyan ko ng tulad ng mga magagandang may babahagi ko sa kanila, pero sa ating mga sarili pa rin talaga. Guys, hope nyo matatagal tayo sa aking pagkakilala ngayon. Pero ang nais ko lang naman talaga ay makapag-share ng mga magagandang halimbawa, magagandang tips. Lalo na sa mga naging problema sa mga sarili at tayo mga walang budget. Maraming paraan, maraming ways para makapag-tipid tayo. Hindi na kailangan pumunta sa mga skincare, mga ayon para gumastos ng malaki. Pero minsan, hindi na pwede. So, kaya pwede tayo sa mga simple o sa kusina lang natin makikita ang mga pwede tulong para sa ating mga problem sa ating mga foreign hair na yan or sa mga skin. Pero gano'n yan kung matyaga lang din tayo. Kasi minsan may mga katamaran talaga. Minsan ang tao, ayan, nandiyan sa harapan nila. Pero minsan pinatatamaran pa. Mas gusto nilang gumagastos. Alam niyo yon. Kasi napaka-easy nga lang kagaya sa paglilinis ng kuko, cutix. Maaari natin gawin yan. Pero dahil tayo'y may pera naman, karamihan ng iba, nananais nila pumunta sa parlor para magpaganda. Ayan. Pero pag kung kaya nyo, gawin nyo na lang sa bahay nyo. Kasi minsan, nasasayangan lang din ang pera natin, di ba? Kagaya ng paggugupit sa buhok. Minsan punta tayo sa parlor. Kagaya ko, napagupit ako pero hindi nasunod yung gusto ko. Iniksiyan ng host ng ano, edi manood na lang tayo ng mga total may YouTube at hindi na rin ano, lumabas. So mag-aral na lang tayo kung paano gamitin ng tama. Kung anong mga style, maraming way, kung anong nababagay sa atin na pwede natin gawin kahit medyo mahirap. Pero lalo na dyan sa Pilipinas, di ba? Hindi naman tayo lagi nag-iisa, hindi kagaya ng mga OFW talagang laging alone. Tapos kinakausap ang sarili, pero dyan sa Pilipinas, kinakausap ko sinasino yung mga sanay sa labas. Pwede tayo magpatulong, bonding moment natin kaysa
mag-ano tayo, mag-bonding sa mga kalokohan o mga pag-uusapan ng mga bagay-bagay ng ibang tao. Mas maganda may matututunan tayo habang tayo'y nakikipagtsikahan. Huwag yung puro kadramahan at puro kapangitan ng mga kapitbahay or yung mga istorya ng mga hindi naman dapat kaaksaya ng panahon na yan. Kumbaga, huwag tayong mag-ano na makasakit tayo sa kapwa natin. Gawin na lang natin ang best natin para tayo'y ma-explore. Gumanda ang ating mga pamumuhay, gumanda ang ating buhay, ang ating araw-araw. Maging masaya ang ating ginagawa sa araw-araw. Ayan po guys, ang masasabi lang ni Jeans kanina, behave. Be strong guys at matuto tayo, manaliksik tayo kung ano yung dapat natin mga magagandang gawin sa ating buhay na maibabahagi natin sa mga taong nakasubaybay sa atin, okay? Nakasubaybay sa mga magagandang ginagawa natin, huwag yung nakasubaybay sa mga pangit na ginagawa nila, ayan, or pangit na behavior nila, kasi hindi walang maitutulong yun. Kumbaga, magbibigay lang tayo ng sakit ng kalooban or sakit ng isip. Ayan, ang masasabi ko lang, let's enjoy at be strong at matuto sa lahat ng bagay kung ano yung mga personalidad natin na maaaring maka-explore sa ating pagiging taong mabuting tao. Well, thank you guys. Thank you for watching for my vlogger. I hope laging happy lang tayo at trust God, matatapos din ang ating mga paghihirap sa ating hinaharap. Ayan, paghihirap sa ating hinaharap. Thanks guys, love you, and God bless. Thank you sa patuloy na manonood at tiwala guys. Ayan, nasasabi ko sa inyo. Thank you guys.